Ibang bersyon ng sinakulo ang itinatanghal sa ilang probinsya tuwing Semana Santa. Ayon sa Simbahang Katoliko, ginagawa ang sinakulo para hindi makalimutan ang sakripisyo ni Hesukristo para sa sanlibutan. Makibalita tayo kay Ninita Hobilia ng GMA Iloilo. Udas, sa pamamagitan ng isang halik ay ipinagkanulo mo ang anak ng tao? Ang pagkakanulo ni Judas at pagdakip kay Hesukristo. Ipako siya sa krus! Ang pagpapahirap kay Jesus at ang paghatol sa kanya ni Poncio Pilato. Ang paghirap ni Hesukristo sa burol ng Golgota. Hanggang sa kanyang mga huling salita bago malagutan ng hininga at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang mga tagpong ito sa pasyon, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo ang binibigyang buhay sa sinakulo tuwing Semana Santa. Isang sinakulo sa mayamang tradisyon ng mga Katolikong Pilipino na nagmula pa umano noong panahon ng mga Kastila. Karaniwang napapanood ang sinakulo sa mga kalsada at entablado. At sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nagbago. Sa loob ng Bulacan Provincial Jail, itinanghal ang isang sinakulo. Ang mga aktor, mga inmate, paraan daw nila ang taon ng tradisyon para mas maging malapit sa Diyos. Pinaghalong tradisyonal at modernong konsepto naman ang bumuo sa isang sinakulo sa Marikina. Dinaan sa kantahan at sayawan ang malikhaing pagtatanghal ng buhay ni Jesus. Sa Western Visayas, pinakatanyag ang sinakulo ng Jordan Guimaras sa Biyernes. Mahigit 10 kilometro ang lalakarin ng mga gaganap papunta sa tinatawag na Holy Mountain. Ayon sa ilang relihiyoso, ang sinakulo ay paalala sa mga Katoliko sa sakripisyo ni Jesus para iligtas ang sanlibutan. Ayon kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, wala namang masama sa mga pagbabago sa sinakulo. Posible para ito makabuti sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mga Katoliko. Ninita Hobilia, Nagbabalita, Pilipinas.